Si Idol, oh. Panoorin natin 'to, sinabi ni Idol. Ito yung kinoment ni Sir C, ni Sir Cian Gasa. Bungo TV. Hello, magandang araw mga kababayan. May nagpasa sa akin na isang viewer natin, si Ma'am ano, Ma'am Kim, anong pangalan ni Ma'am Kim? Ma'am Kim De Los Reyes ba? Tinanong ko nga para sure ha, baka mag oh. Ma'am Kim De Los Reyes, pinasahan po tayo ng ano ng information. So ito, 'di ba? Nagde-debunk tayo. Hindi naman nagde-debunk ano. Isa sa nireaction na natin yung mga fortune teller. Andiyan si Sir J. Costura. Once hindi kasi iyakin ng mga follower ni ano eh ni Ma'am Rudy Baldwin eh. 'Di ba? Pero nareakan ko to si Ma'am Rudy Baldwin once. Nagtagalaw kay Sir J. Costura kasi mas ano, yung mga fans niya mga agresibo. Ito naman si Sir J. Costura. Ay, so sorry si Ma'am Rudy Baldwin. Nalilito na tuloy ako. Nag-post si Sir Cian Gasa. Christian Albert Gasa kasi nandito eh. Nung July 24. Cryptic yung post niya na to eh. Ewan ko kung ito yung unang ano, Ma'am Kim De Los Reyes, kung nanonood ka, ito ba yung unang post niya? Kasi tinatamad na akong mag ano eh, magbalik dun sa iba niyang post eh. So ang unang post ni Sir Cian Gasa, July 24, 2021. Paalala ko sa lahat na ang account na ito ay nasa 329k plus followers. Rudy Vision. Ano ba naman to si Ma'am ano? Si Ma'am Kim. Mamaya na. Nagko-content ako eh. Mamaya titingnan natin, may mention siya sa akin eh. So ito ano, July 24. Kasi ganito ang format ng ano ba yan? Ganito yung format kung paano mag-post si Ma'am Rudy Baldwin. Yung lagi niyang pinapaalala na ang account ko ay ganyan-ganyan. So, parang minamak ni Sir Cian Gasa na ipipinaalala ko sa lahat na ang account ko ay nasa 329k plus followers. Hashtag Rudy Vision. Mangyayari pa lang isang online manghuhula artist ang nakikita ko sa vision ko na mawawala ng kredibilidad at mababawasan ng income matapos ilabas ng isang CEO sa Thailand ang video expose na ibubunyag ang kanyang modus operandi. Wag na wag mawawala ng pag-asa ngayong panahon ng unos, at higit sa lahat wag nating kalilimutan manalangin palagi, maging maingat at laban sa hamon ng buhay. So yun ano, anong nangyayari, minamak ni ni Sir Cian Gasa si Sir Sir ba? Nalilito ako kasi Rudy ang name eh. Si Ma'am Rudy Baldwin. So skip tayo sa susunod na ano, sa susunod na topic, 'di ba? Susunod na post, hindi sa susunod na topic. 'Di ba? Kasi regarding lang kay ano eh, kay Ma'am Rudy Baldwin eh. Parang nag-post na si Sir Cian Gasa ng cryptic message. So ito na. Next post niya 16 hours ago. Sabi niya, "Dear Rudy Baldwin, bakit yung lindol sa Batangas last July 24 ay na-vision mo kuno pero yung tagumpay ni Delendia sa hindi?" Kasi nag-alboroto nga pala yung bulkan. Ito yung sinasabi ko, man. Yung unang reaction video ko dito, ito yun eh. Bigla siya nagkaka-vision pagka nagkaroon na ng insidente. Hindi ko kinakampihan si Sir Cian Gasa. Pero yung regarding kay Rudy Baldwin na content ko, ito na yung sinasabi ko. Na si Ma'am Rudy Baldwin biglang nagkaroon ng prediction nung may nangyaring insidente sa Taal Volcano. Diba?
Kasi nag-alboroto nga pala yung Bulkang Tal earlier this month. Kaya may pa-sinkhole Kemirot. Bumpaw ka pa dyan. At bumubulang sabon sa lupa. Haha. Posibleng-posible talaga ang lindol sa paligid ng Taal Lake anytime. Bakit yung pagkamatay ng komedyanteng si Ate Shawi, Sharon Cunetas impersonator, ay na-vision mo kuno? Pero yung kauna-unahan ginto natin sa Olympics ay hindi. Ah, kasi nabalita last weekend na sobrang luba. Oo nga, no? Di ba nakikita nyo? Nakikita nyo yung pattern sa sinasabi ni Sir Cian Gasa. Ako kasi, nakita ko na yung pattern na yan. Nagkaroon ng alboroto sa Taal. Yung link nung unang reaction video kay Ma'am Rudy Baldwin, makikita nyo dyan sa description box ko. Diba? Yan, itong din yung sinabi ko eh. Na bigla siya nagkakaroon ng prediction kasi nga may nangyayaring masama doon sa kanyang piniprediksyonan. Kaya nagpipredict siya. Katulad nito, yung nahulaan niya daw yung pagkamatay ng komedyante na si Ate Shawi, yung impersonator ni Megastar. Diba? Na-vision mo kuno, pero yung kauna-unahang ginto natin sa Olympics ay hindi. Kasi nga, ang sabi ni Sir Cian Gasa, nabalita nga kasi, ako nabasa ko to eh, nabalita ko na humihingi siya ng tulong noon dahil masama na ang kalagayan ni Ate Shawi noong time na yun. Diba? After mag-post si Ate Shawi na nanghihingi siya ng tulong, saka ngayon nagkaroon ng vision na mamamatay na ito. kasi nabalita, last weekend, sobrang luhuba ng kanyang kalagayan at maaari nang mamatay anytime. Kaya inilabas mo na ang iyong vision, Chenilin, last Monday. Hindi naman kasi nabalita noong Lunes na maaari nating masungkit this Tuesday ang first Olympic gold ng Pilipinas. Kaya hindi mo talaga ito ma-vision. Hehehe. Oo nga, wala namang clue eh. Wala namang ibalita na maaari tayo magkaroon ng gold eh. Kaya hindi niya na-vision yun. Rudy Baldwin Expose by Cian Gasa this coming Sunday sa Nyam Facebook page. Magugulat kayo sa inyong malalaman. Ano kaya yun? Ano? Naku-curious ako eh. Tapos ito pa, dito sa... Ito. Sumagot si Ma'am Rudy Baldwin ha. Mamaya na yun. May surpresa ako sa inyo na makikita nyo. Yung malapit ka na mabuko ng publiko. Nag-react si Ma'am Rudy Baldwin. Sabi niya, natatawa ako sa'yo. Ayaw ko sabihin sa'yo, blank ka. Pero ikaw na mismo naglatag yan sa sarili mo. Ano nga palang pinaglalaban mo? Ang maganda mong profile o ang kitid ng utak mo? Ano kinalaman ko dyan sa Olympics? Bawat bagalaw ng tao dapat ipakita ng vision ko. Tandaan mo, vision lang, vision meron ako. Kung ano lang yung makita, yun lang ang pwede ko sabihin. Ilagay mo ang, in fairness naman, o nga naman, kung hindi naman talaga pinakita sa vision niya yung gold medal, hindi niya naman sasabihin yun, di ba? O nga naman. Kaya lang, ang point dito ni Sir Cian Gasa, bago ka kasi ma'am mag-vision, meron ng pahiwatig eh. Katulad nga nung na-vision mo yung sa may Taal na Kesyo may ano-ano, nagkaroon na ng eruption sa Taal, minor eruption ba, or kahit na may insidente na sa Taal lang kaya bago ka naglabas uli ng vision mo regarding sa Taal. Diba? Kasi nga napapanahon, katulad nung kay Ate Shawi, nag-post na before yung status ni Ate Shawi na komedyante na siya ay maluba ng kalagayan bago ka nag-vision ng mamamatay. Diba? Parang may deception eh. Diba? Tanda mo, vision meron ako. Kung ano lang makita, yun lang pwede ko sabihin. Ilagay mo ang profile at talino mo sa lawak ng utak mo. Abangan nyo siya nang malaman kung saan galing ang hugot meron ka. Kawawa ka naman. Di bagay ang profile mo sa pag-ugali mo. Sino ka ba? Anong pinagmamalaki mo pala? Kilala ba kita? Anyway, wala sigurong nagsabi sa'yo na basura ugali mo. Ako na lang. Who you? Dito sa mga posts ni Ma'am Rudy Baldwin, di ba? Halata mong apektado siya sa sinabi ni
ni Sir Cian Gasa. 'Di ba? Parang ito yung sagot ng natamaan eh. 'Di ba? Pero kung ako, yun lang ang size up ko ha, 'di ba? Baka ano, 'di ba? Parang kung ang logic nga lang naman kung talagang ito ay huyo si Sir Cian Gasa, dapat hindi mo na pinansin. 'Di ba? Unang-una marami ka naman supporters eh. Supporters mo na dapat ang dumurog diyan. Pero you feel threatened, 'di ba? Sa nilalabas ni Sir Cian Gasa. So ito. Bagong post niya naman 3 hours ago. May na-vision ako isang babae. Pero pangalan ay Rudy. Hindi siya makatulog na maayos for 3 nights. Kakaisip kung magwawakas na ba ang kanyang karera ng dahil kay Cian Gasa. Next naman, Rudy Baldwin waiting kami Lodi. Ano tong post niya na to? Ate Rudy, may papahula sana ako. Sige, ano bang papahula mo? Hulaan mo. Ano to eh? Pang mamak to eh. Diba? Minamak niya si Ma'am Rudy Baldwin. Diba? Ito yung last post nyo. Ay, hindi pala. Second to the last post ni Sir Cian Gasa. Ito. Matapos hindi gumana ang kanilang plano sa... Ito, pinapaliwanag niya ano, yung Avengers Endgame. Diba? Dinukot ni Thanos ang Mind Stone. Ay, nagkakamali ka dito, Sir Cian Gasa. Hindi Avengers Endgame yun. Avengers Infinity War to. Ah! Mali si Sir Cian Gasa. So, nakalagay dito, dinukot si ni Thanos ang Mind Stone sa noon ni Vision na kanyang ikinamatay. At dahil mahal na mahal ni Scarlet Witch si Vision, gamit ang kanyang taglay na kapangyarihan, gumawa si Wanda ng sarili niyang mundo upang makasama niyang muli si Vision. Yun yung ano, storyline dun sa WandaVision na series. Ang tanong ngayon, saan napunta ang Mind Stone matapos mapatay ang Avengers ni Thanos? Ng Avengers ni Thanos. Ito ba ay napunta sa mga kamay ni Rudy Baldwin? Kasi ang power ng... isa sa Infinity Stone yan eh. Diba? May Time Stone, may Soul Stone, may Power Stone. May, ang Vision kasi yun yung pinakamalaking stone. Ay hindi, Time Stone yata yung pinaka... Nandito pala ang Time Stone. Anyway, diba? Hindi naman makaka-relate yung iba dyan eh. Parang pinapasaringan niya lang si Ma'am Rudy Baldwin. So ito yung last post ni Sir Cian Gasa. Watch mo yung nasa top comment para may idea ka. Tingnan nga natin nasa top comment na yun. Si Idol oh. Panoorin natin to, sinabi ni Idol. Ito yung kinoment ni Sir Cian Gasa. Gusto ko lamang hong sagutin yung sinasabi ni Cian Gasa. Maari itong Facebook na to ay hindi ko na ho maipost at madelete na. Alam mo, Cian Gasa, ako kasi yung tao na walang makakalkal na kasalanan ko. Una higit sa lahat, hindi ako kriminal, hindi ako scammer na katulad mo, at hindi ako mandarambong na tao. Okay? Okay! Wala pala! Hindi pala kriminal! Kulong ako! Kulong! So yun pala yun. Kaya nandito si Idol. Parang ginawa niyang reference ito na syempre lahat ng ini-expose niya di umano, tanggi ng tanggi, di ba? Pero at the end of the day, siya yung nagiging tama, di ba? Sabi niya, so far sa lahat ng kinalaban ko social media, wala pa atang nanalo sa akin. Si Don Chiyuto din, di ba? Inano niya rin si Don Chiyuto. Familiar ka ba kay Arnel Ordonio ng New G, Pastor Apolinario ng Kapa, Don Chiyuto ng Kapis? Wala lang, natanong ko lang at baka lang kilala mo sila. May connection kaya si Rudy Baldwin dun. Kay Don Chiyuto.
Pues, makikilala mo ngayon kung sino si Sion Gasa ng Philippine social media. Who you? So, kaparapan na Bika, no? Antayin natin sa Linggo. Kung ano ba yung pasabog na yun. Diba? Tingnan natin, abangan natin yung sa Sunday. Kung ano yung expose na lalabas dito kay Sir Sion Gasa. Kasi totoo nga naman ang sinabi niya, no? Most ng mga ini-expose niya ay gumaganon. Diba? Tingnan natin, baka si Mom Rudy Baldwin yung manalo dito sa gera na pararating. Paparating pala, pararating ang sabi ko eh. So yun lang ano, babalikan ko to ng ano ng Sunday. Hopefully malaman natin kung ano na to. So anong tingin niyo dito sa bagong kontrobersiya na nabubuo na to, mga kababayan? 'Di ba? Kay Ma'am Rudy Baldwin. Alam niyo ba 'yan, si Ma'am Rudy Baldwin under ng Viva yata na contract 'yan. So talagang trabaho niya talaga yung kumita sa YouTube. 'Di ba? Lahat naman kami, 'di ba, as a YouTuber, lahat kami, iba-iba nga lang siya nang huhula, 'di ba? Si Sir J Kustura ganun din. Kaya ako na lamang under siya ng contract ng Viva. Nung unang reaction video ko dyan, naka-copyright ako ng Viva. Kaya binago ko uli. Ah, talagang under pala siya ng contract ng Viva. Wala lang ano. Sa ngayon, it doesn't make any sense pa tong mga to. After ng Sunday siguro, malalaman na natin. So yun lang. Excited na ba kayo? Maraming salamat. Bye-bye. Bungo TV.